So yan po ano mga Kalingap, mga ka-ed, si Beyonce palaban na dahil sa sinabi ni Kalingap Edo. So ano nga ba ito, ano? Yan po yung ating pag-uusapan po mamaya mga Kalingap, mga ka-ed. Pero bago po natin ipagpatuloy yung video ito sa mga bago pa lang po sa aking Munting Channel, huwag po natin kalimutang suportahan ang ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang at Kalingap Rab. At paunawa, panoorin po muna ang full video bago mag-comment para malaman ang nilalaman nito. So dito nga po ano mga Kalingap, mga ka-ed, nakita po natin, nakita nyo po yung ating naging thumbnail nga po ano na Beyonce palaban na dahil sa sinabi nga po ni Kalingap Edo. So yan po ano mga Kalingap, kung nga napapansin nyo po sa mga ibang vlog nga po ni Kalingap Rab, ano, dito kay Kaling, dito nga po sa Tambalang Edsy, kung napapansin nyo yung sinasabi ni Kalingap Edo minsan dito kay Beyonce, no, lalo na kapag nalalaman ni Kalingap Edo na binabash ng binabash nga po itong si Beyonce, no, sinasabi nga po ni Kalingap Edo na dapat din pong lumaban itong si Beyonce, kumbaga sagutin po ni Beyonce, no, yung mga basher nga po niya, which is ganun po yung ginawa nga po ni Beyonce dito nga po sa kanyang basher nga po na si Kuya, ano. At hindi naman po masama ano mga Kalingap yung itinuro nga po ni Kalingap Edo dito kay Beyonce na minsan kailangan din pong lumaban, or hindi naman po porque sinabing lumaban ay yung maging bastos ka na, diba? Kumbaga kailangan din po minsan na ipagtanggol yung sarili nga po ni Beyonce, diba? Kasi minsan po kasi yung ibang mga basher sobra na po sila, diba? Kumbaga minsan talagang grabe, sobrang below the belt na po yung mga pinagsasabi nga po dito kay Beyonce, na talagang kahit pa, kahit sabihin po natin na wag na pong pansinin, pero may time din po na masasaktan din po tayo, ano, kahit na sabihin natin na wag na lang pansinin, di ba? Siyempre, minsan may time din po na talagang hindi natin may iwasan, na lalo na kapag nababasa po natin, di ba? Tapos kumbaga alam naman po natin sa sarili natin na hindi totoo, minsan masasaktan din po tayo, di ba? At yun nga po ano mga Kalingap, kumbaga ito namang si Beyonce, ano, sumagot naman po siya, ano, sa sinabi nga po ano ni Kuya doon sa comment nga po sa kanya, pero naging magalang pa rin naman po itong si Beyonce sa pagsagot nga po dito kay Kuya nga po, ano. At tama naman po na minsan kailangan po natin ipagtanggol din po yung sarili natin, lalo na kapag kaalam naman po natin na nasa tama tayo at wala po tayong ginagawang mali. At ang masakit po kasi doon ano mga Kalingap, yun bang lalo na kapag kung ano-ano yung sasabihin sa'yo, tapos alam mo naman sa sarili mo na hindi naman po totoo, diba? Siyempre, lalo marami pong ang nakakabasa, diba? Kumbaga masakit din po yun, lalo na kapag nababasa po ng mga magulang nga po ni Beyonce, di ba? Siyempre bilang magulang masasaktan din po sila, kaya kailangan din po na minsan ipagtanggol ni Beyonce yung kanyang sarili nga po sa mga basher, di ba? Pero hindi naman po porque sumasagot na po itong si Beyonce sa mga basher, minsan na kumbaga sabihin na natin na bastos siya, di ba? Pero yun nga po ano mga Kalingap, lagi din po nating sinasabi nga po ano, na hangga't kaya wag na lang pong pansinin yung mga basher, kasi wala naman po silang naitutulong sa kanila, di ba? Lalo na dito kay Beyonce. Kumbaga hanggang pangbabash lang naman po yung nagagawa nga po nila. Ang mahalaga po ay kumbaga mas lalo po siyang minamahal po ng mga tao, ng mga viewers, at mas lalo po nga binebless nga po itong si Beyonce nga po, ano. So yan po ano mga Kalingap, mga kids, ano po yung masasabi nyo sa video ito, i-comment nyo lang po sa ibaba at babasahin po natin isa-isa.